Ang nakikita nyo po ngayon ay ang asukal. Nilagyan ko po ng tubig. Bakit po? Para hindi po kasi malanggam. Ganyan din po ang ating mga tricycle. Dapat po atin din pong pinag-iingatan. Gaya din po ng asukal na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ingat-ingat po! Ugali mo ba ang magparada to the world ng tricycle mo? O ng single na motor mo? Kung ayaw mo makarnap ang tricycle mo, panoorin mo ang video vlog na ito. May apat po tayo na tatalakayin sa video vlog na to. Ano-ano ang apat na ito? Una, ang pag-iiwan ng ating tricycle. Ikalawa, yung arkilagam. Ikatlo, yung alambregam. At ang ikaapat, yung riding in tandem. Siguro bago sa mapapandinig nyo yung tungkol sa mga carnap na to, pero ipaliliwanag ko na lamang po sa inyo ng naaayon sa mga impormasyon na nasagap ko. Tumungo po tayo sa pag-iiwan ng tricycle. Ito po yung una nating tatalakayin sa apat. Huwag na huwag nyo pong kalilimutan ang susi nyo. Huwag na huwag nyo pong kalilimutan maiwan. Bakit po? Unang-una, syempre, hindi na mahirapan ang karnaper sa pagnakaw ng tricycle nyo. Kasi naiwan nyo na yung susi eh. Di po ba? Tuwan-tuwa pa siya nun kapag naiwan nyo yung susi. Di po ba? Dumako tayo sa letter D. Kanina yung A ang tinalakay ko. Sabi naman tayo, kung may budget lang rin ho kayo, makabubuting pakabitan nyo na rin ng safety switch ang inyong tricycle. Para medyo kampante kayong iwan-iwan ang inyong tricycle. Yun nga lang, pag kilabot talaga yung carnaper, magaling din kumapa ng mga safety switch yan. Pero at least, napakabitan nyo ng safety switch ang tricycle nyo. Mainam na rin po yung nag-iingat. Letter C, kung may budget lang din po kayo, pakabitan nyo na po ng alarm o yung tinatawag na anti-carnap alarm. Malaking tulong din po ito kapag merong ganito ang inyong tricycle. Yung sa akin, wala naman, pero kung kaya nyo pakabitan yung inyo, di pakabitan nyo na. Iba pa rin po yung doble na ang ating pag-iingat. Di po ba? At yung letter D, yung tinatawag na kadena na nga, isa sa pinakasimpleng pamamaraan. Mas maganda kung malaking kadena talaga ikakabit nyo dahil unang-una, mahirapan silang lagariin yung kadena na yun. Kailangan nilang magdala ng malaking bolt cutter pag malaking kadena ay kanibit nyo. Meron kasing mga cases na kaya nakarnap yung tricycle. Sabihin natin bike na nga lang eh. Kasi yung ikinabit na kadena, eh kahit flies lang, kaya nang tanggalin. Eh di lalo na po pag sabihin natin maliit lang na kadena. So ang carnap, hindi man talaga usap ang carnap, talagang pinapad na ko na po ito eh. Iba na rin po talaga yung nag-iingat. Isipin nyo kung gano'n nakatagal yung kadena at kandado ko. May naman po yung nag-iingat. Marami mga nagsasabi na bakit ko pa daw pinapadlock. Siyempre, mayroon na makarna. Sabi mo kasi yung pag-iingat eh. Ang mga magnanako kasi, ang galing nila magplano, di po ba? Alam nila kung paano nila kukunin ang isang bagay. Pinagpaplanuhan din po nila yan. At isa pa pong paalala, huwag na huwag po nating katatamarang i-secure ang ating tricycle. Iba na rin po talaga yung dobleng ingat, tripleng ingat, o kaya yung quadruple na pag-iingat. Mas, di po ba? Sabihin natin mataas yung mga expenses ng mga prevention na yan, pero alin po ba ang mas mahal? Yung tricycle o yung prevention na gagawin natin sa ating tricycle? Di po ba? Mas mura pa rin yung prevention. Unlike na buong tricycle pa ang mawala sa atin. Ang sakit po nun pag buong tricycle ang nawala. Di po ba? At dumako na ho tayo dun sa ikalawa, yung arkilagang. Natapos na tayo dun sa A, B, C, D. Sa arkilagang na po tayo pupunta.
ng number 2. Sa Arkilagang, mangyari po kasi sa Arkilagang, nakausap ko yung operator ng Nakoda nung during na umaten ako ng burol dun sa asawa ng service ko. At nakausap ko yung operator ng Nakoda na naranasan niya makarnap yung isa sa dalawang tricycle niya. At yung nakarnap, Kawasaki Barako, yung 175 na tinatawag. At inargila yung driver niya along Bagumbong, Caloocan. Nang mga siyempre, hindi naman kakilala ko noon na mga tao, na silaw siya sa malaking halaga. At doon na nga naganap yung pagkakarnap. Itinali siya ron, tinapon siya sa talahiban. At kung hindi pa siya napansin ng mga tao doon na napadaan, malamang, baka mamahu siya doon. Minsan po kasi, huwag talaga tayong masisilaw sa malaking halaga eh. Kung buong tricycle at buhay natin ang nakataya. Siguro kung maghahatid tayo sa ibang lugar, ang advice ko lang po, yung kakilala po natin yung ihahatid natin. O yung familiar tayo sa tao na nakikita natin sa ruta natin, na laging sumasakay. Iba na rin po talaga yung nag-iingat. Napaka-delikado po ng panahon ngayon. Marami hong masasamang loob. Nanganganak din po sila. Sa ganyan senaryo po kasi Talapit sa'yo yung Arkila. Isang tao lang po yan. Tapos, sisilawin ka niya sa malaking halaga at pag pumayag ka, lalapit na ikalawang kasama. O sabihin natin ikatlong kasama. Tatlo pala sila. At yung babakride sa'yo, yun yung pinakadelikado sa'yo. Yun ang tututok sa'yo ng patalim o kaya baril sa ilang naluga. Kaya, malamang, hindi ka na talaga makakaporma. Lalo't malalaking tao. Kailangan pag-aralan din po natin ang makiramdam sa ating pasayero na isinasakay. Ikatlo po, yung tinatawag na alambregang. Ito po yung isang fatal na causes ng death ng mga driver ng tricycle. Isama na natin dyan yung single ng motor. Nangyayari po ang alambregang sa mga liblib na lugar. Tumatakbo ka siyempre ng matulin dyan at may contact siya sa bandang unahan. At pagka paparating ka na, tatawag na, ayan na. May paparating na dyan. I-ready nyo na yan. Ilalatag na po yung alambre na yan. Ang pinakadelikado po dyan, yung dito tumama sa liit. Pag tumama sa liit yan, puto lang ulo mo po dyan. Doon po nagkakaroon ng cases dyan ayon kay sa kasamahan namin. Akala nila noon na ginilitan, yung pala natuklasan ng mga investigador nung kalaunan, lagi nangyayari. Alambre po palang tumatama doon. At yung mga tao na yon, ng mga nakukuha sa gilid, may mga dala palang motor yung mga yan. Dahil nagkakaroon ng marka sa daan Kaya doon natuklasan ng investigador na cause of death nila yung alambre. Napakawalang kaluluwa po ng mga taong gumagawa niya. Isipin nyo, para makapagnakaw sa kapwa tao buhay ang ipalit. Nakakalungkot to isipin, no? Kung maaari, huwag na po tayo magtanggal ng bubong. Makakatulong po to bilang protection laban sa alambre gang. Sa bakal po tatama yung alambre, hindi po sa leg o dibdib natin. Laking tulong po ng bubong sa ganitong laban. Kaya ingat po tayo dyan sa alambre gang. Yung ikapat po, yung nangyari sa akin noong 2019. Ugali ko kasing umuwi ng Bulacan. Ito po yung tinatawag na riding and tandem gang. Mula rito sa Robina, na tinutuluyan ko ngayon, na ako nagbabantay ng bahay na to. Andito pa nanay ko noon, hindi pa lumuluwas ng Laguna. Umuwi talaga ako 11:30 ng gabi para maluwag ang biyahe. Pero pagdating ko po ng kanto ng Silanganan, kinatpo ko doon ng single. Pinatatabi ako. Alam niyo pong ginawa ko, may lubak doon sa gawing kanan. Hindi ako tumabi, nirampa kong ganun. Tapos, pagdating ng BF doon sa may Sampaloc, sa may Along Australia na, kinakat na naman ako doon. Ang ginawa ko, nag-minor po ako. Siyempre sila, buwelo pa ganun. Nung binalikan nila akong pa ganun, sinibatan ko na naman sila ng pa ganun. Pagdating doon sa, malapit doon sa may, Los Biminda Resort, kinat na naman nila ako doon. Ganun naman ang ginawa ko. Pininahan ko silang ganun. Kasi
Kung hindi ko gagawin yun, delikado po ako. Kaya pagdating doon sa mga lubak-lubak, kung aware kayo doon sa BF Homes Caloocan, papunta ang Casimiro, lubak-lubak puntaan dyan, pero hindi ko naramdaman yung lubak sa takot ko eh. Kaya nung pagdating ko doon sa may intersection, along 7-11, kanan ako kagad, nadaanan ko yung Shell, pumasok sa utak ko na, ah, may Petron pa. Pagdating sa Petron, pasok ako ng Petron, tumutok ako doon sa may teller, sa cashier. Kasi may CCTV camera po. At pinagmamasdan nila po ako doon. Inantay ko silang lumakit, hindi na po sila lumakit. Kaya mula noon, mga oras na yun, lumapit sa akin yung gasoline boy. Bakit sir? Sabi ko, kanina pa ako yung nahabol nung nakasingle na yan eh. Kaya dito ako tumapat sa CCTV nyo eh. Kasi ano man mangyari sa akin, at least naka-CCTV camera. Tapos siguro mga nag-uusap silang dalawa, hindi na sila lumapit, umalis na po sila. At nung paglipas din ng mga 2 minutes, kumaliwa na po, pumunta ako doon sa may barangay hall ng yun nga, yung Caloocan, papuntang Deparo. May barangay ho sa left side eh, doon ako tumambay. At nung siguro mga 17 minutes na wala sila, saka ako umuwi. Nakauwi ako ng Bulacan, halos ano na po, 1 p.m. na, ay 1 a.m. na ng madaling araw. Dahil sa eksena na yun. Kaya isang advice lang po, no? Kung nais nyo makaiwas sa riding in tandem, huwag na ho kayo lalabas ng gabi, lalo't wala kayong kasama. Minsan nga, baka kahit may kasama kayo, kung malakas yung riding in tandem, baka matangaya na kayo ng tricycle niyan. Yun yung isa sa alaala ko eh, nung kinuwento ko nga sa tatay at nanay ko eh. Hindi na ako pinaalis ng gabi, pero makulit talaga ako. Kung aalis pa rin ako ng gabi, bahala na. Pero ito, nung ngayon na, nung tapos ang pandemic, hindi na ako kumaalis ng gabi. Talagang umaga na lang talaga. For safety precaution ako talaga. Nakakatakot ako yung mga karnaker. Mga halangang kaluluwa. Buti hindi ako binari. Isa sa alaala lang, hindi ko po malimutan. At kaya ko po ginawa itong vlog na to. Kwento ko lang po sa inyo yung mga nakaharap na sa aming toda. At ito po yung tatlo, nilista ko po. Yung unang nakaharap sa aming toda, batay sa mga nasagap kong kwento, ay yung may body number na 172. Ito po malupit. Nasa loob na ng gate nila. At pagising nila Jojo, wala na pala yung tricycle niya. May body number na 172. Sipin nyo, nasa loob na ng gate, nawala pa, no? Ganun kalulupit talaga yung mga karnaper. Pag pinagplanuhan nila, makakarnap nila. At yung ikalawang nakarnap sa amin, Kawasaki na Brutus. At nasa along kalsada lang naman, pero gilid ng bahay. Pagising nila ng umaga, wala na rin yung tricycle. Nakarnap na rin po. Hanggang ngayon, hindi na rin po talaga nakita. Ganun po talaga kalulubit yung karnaper pag ginawa nilang yung pakay nila. Makukuha nila yung gusto nila. At yung ito po, yung ikatlo, yung may body number na 034, kung tawagin namin si Bay, nagsimba silang mag-asawa sa Along Manotok, doon sa Kaibiga. Pagdating sa misa, paglabas niya, wala na yung tricycle niya. At yun ang nagpahina kay Bay. Dahil siyempre na-stress yata si Bay, nakasamahan namin. Hanggang sa na-stroke, hanggang sa nabenta na lang yung tricycle. Ngayon iba na ho nakakabit na tricycle. Ay nasingi, na motor eh. Hindi na Kawasaki 125. Batay sa obserbasyon ko, itong mga nakalista, Kawasaki 125, Kawasaki Brutus, Kawasaki 125. At ito yung bagong carnap dito sa amin ngayon, last week lang, yung Biyahing Asul, yung NDJL Toda. May body number na 015. Ang motor naman niya ay Kawasaki Barako naman po. Ibig sabihin pala, masyadong mabenta sa in demand yung mga Kawasaki sa mga karnaper. Kaya kung Kawasaki lang din ang motor niyo, kahit luma pa yan, kasi itong si Bay na 034, yung Kawasaki niya, lumang luma na to, pero paglabas niya nga ng simbahan, nawala na. Masyado ko talagang mabenta pala yung Kawasaki sa mga karnaper ng tricycle. Kaya sa lahat po ng mga may Kawasaki dyan,
ingat-ingat po talaga. Mabenta sa mga karnaber. Puro Kawasaki. Ihabol ko lang ano, yung kwento nung 015 ayon sa kasamahan ko dahil kapitbahay niya itong 015. Kinatamaran daw nung 015 iakyat doon sa may ginagarahan nila dahil maputik. Kinatamaran daw nung driver. Kaya ang siste, sa kalsada lang yung motor, yung tricycle, ni wala yatang padlock din man lang. Unang gabi, okay pa. Pero nung ikalawang gabi, pagising nila ng umaga, wala na yung tricycle niya. At nakuha yung sidecar sa Along Maligaya, Caloocan, pero yung motor, wala na po. At hanggang ngayon, wala na ho yata kaming balita na nakuha pa yung single na motor. Sidecar na lang po ang nakuha nila. May habulo ko batay sa impormasyon na nasagap ko. May dalawang uri ng magnanakaw. Isang small time at isang big time. Yung small time daw, ayon sa nakausap ko, pag small time, piyesa-piyesa lang. Ito yung tinatawag na pagka ang kailangan, tangke lang ang kukunin sa tricycle mo o sa motor mo. At pag carburetor lang ang kailangan, carburetor lang ang kukunin nila. At pag ang kailangan naman nila, black, lalo't Brutus, yun lang po ang kukunin nila. Ito po yung mga buy order ng mga sa mga small time. Kaya ingat-ingat po kayo dyan. Hindi yung buong tricycle lang, karnapan lang, pati pyesa ho lang ng motor natin. Maaaring kunin din nila. At ito na nga po yung pangalawa, yung karnaper. Ang tawag pala sa mga karnaper na yan ng tricycle, nag-iipon. Nag-iipon talaga sila ng pyesa. Para kung may order sa kanila, may stock na sila. Kaya sila, para sila talagang mga langgam na umaali-aligid lang para makarnap ang ating tricycle. Kaya doble ingat, triple ingat, quadruple na ipag-iingat po ang gagawin natin sa ating mga tricycle. At ahabol ko pa ho ito. Ayon sa impormasyon na nasagap ko muli, yung tatlong kilabot na karnaper na malapit dito sa Quezon City, malapit sa Caloocan, at malapit sa Malabon, nakalaya na. Kaya iba yung pag-iingat po ang dapat natin gawin. Malamang isa sa tatlong karnaper na yun ang tumira nung Biyaheng Asul. Yun lamang po ang nasagap ko ha. Kaya ingat po talaga tayo. At bakit kailangan maglagay ng alarm? Kung paano ito makakatulong sa Anti-carnap. So mamaya mapasyalan natin yung motor niya. Ano po si Arich? Pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung motor niya. Sandali lang po. Loaded po ito ng stainless, pati mga dugtungan, pang ilalim, buong sidecar, puro stainless na po ito, pati mga pyesa ng motor niya, puro stainless na rin po. Ganito po ka-loaded ito at may anti-carnap alarm po talaga na nakakarga dito. Hindi na lang po talaga na i-demo sa akin ni Arich dahil nagkaroon po siya ng biglaang trabaho. Shout out nga po pala kay Romulus Morens Vlog from Roja City, Capiz. At sa pangalawa kay Boss Bright Project sa pagbibigay sa akin ng outro. At yung ikatlo kay Tol Jepoy sa pag-take ng shots ng tricycle ni RH. At yung ikapat nga rin po, yung si RH na nga po, yung may-ari ng tricycle na malupit. Salamat sa pag-showcase na channel na ito. Sa pagbibigay pahintulot para mapakita ko na isang malupit na tricycle sa ating tona. Muli po, Just Cab Channel, kwentong karnaper ng tricycle. Salamat po.